So, kamusta po mga streetwise? So, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali. Sa mga sulok ng mundo, ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking Muting Channel. So, kasi mga babae, no, meron po kasi ako nakitang ano dito, statement na naman ni Sara Duterte na kitang-kita po talaga para sa akin na ang ginagawa dito ni Sara Duterte ay fearmongerer. Kumbaga, tinatakot po ni Sara Duterte yung mga tao just to makakuha ng sympathy dun nga po sa narrative na gusto niyang ipakita. Okay. So ngayon, basahin natin yung statement nga po ni Sara Duterte. No? Saglit na naman itong live statement mo ito, mga dalawang topic na naman tayo dito. No? So ito, pata ko sa inyo ha. So ito yung statement nga po ni Sara Duterte kahapon. Sabi niya dito, no? Yan, pahayag, January 19, 2024, no? So sabi niya dito, no? Mga kababayan, ang isinasagawang pera kapalit ng pirma para sa People's Initiative ay patuloy na nangyayari araw-araw sa syudad ng Davao at sa iba pang bahagi ng bansa, okay? Isa itong refleksyon ng pagkahilig ng mga kandidato na bumili ng boto tuwing eleksyon. Well, yeah. Ito ay pagsasamantala sa kahirapan ng ating mga mamamayan at kawalan ng respeto sa kanilang karapatan na magdesisyon ng malaya, walang takot o impluwensya gamit ang salapi. Okay, ito lang, no? Okay, kung magsalita itong si Sara Duterte, akala mo napakalinis. Kasi mga kababayan, kasi ito, nabanggit ko na ito nung nakaraan. Madalas ko na ito binabanggit. Na si Sara Duterte naman po kasi, di ba regarding po dyan sa mga bayad-bayad po na yan. Nung election naman po kasi mga kababayan, si Sara Duterte din naman po ay nagbabayad din po ng mga vlogger para gumawa ng content. Oh, kung naalala nyo nga mga kababayan, nung nakaraan 2022, di ba gumawa ako ng content kay Sara Duterte, bayad po yun. Pero mga kababayan, ang nakakatuwa na medyo nakakainis dito, kay PBBM. Si PBBM po talaga walang binayad sa mga vlogger. Ito ha, based on my experience ha. Kasi ako nung mga panahon na yun, nakadikit po talaga ako sa HQ noon. Kahit na nasa Iloilo ko noon. Pero yung kay PBBM po kasi noon, hindi po siya nagbabayad ng vlogger para gawan siya ng content. No, yung HQ noon, nagbayad lang po sa mga vlogger yung election mismo para magbantay sa mga presinto. Actually, hindi bayad yun. Parang, ano yun eh? Parang tinatrabaho naman namin yun eh. Pero sinasabi nga ni Sara Duterte na bayaran-bayaran, lucus talking, di ba? Kaya na, kung ganyan, dapat di ko na sinabi, dapat yan. So mga babae, no, so meron kasi yung party dito no, na medyo nainis ako. Ito ha, sa bandang baba. Ito ha, basahin natin ang sabi dito. Bilang isang Mindanaoan, okay, Mindanaoan pala no. Bilang isang Mindanaoan, nababahala ako sa travel advisory. Kamakailan ay inilabas ng pamahalaan ng Canada laban sa pagbiyahe sa ilang bahagi ng Pilipinas. Dahilan umano ng mga insidente ng krimen, terorismo, armadong sagupaan at kidnapping. Yan. So ngayon mga kababayan, binabanggit ngayon ni Sara Duterte yung travel advisory po na binigay nga po ng Canada dito. Actually meron naman. Meron naman, to be fair. So, yan muna mga kababayan, babalikan natin yan kasi totoo naman po na meron travel advisory yung Canada sa Pilipinas, pero isa itong kabulsitan para gamitin ito sa kanyang statement just to justify yung narrative niya at para paniwalaan siya ng mga tao. Okay, babalikan natin yan kasi meron ako nakalimutan. Kasi nga mga kababayan, no, regarding nga po dyan sa People's Initiative po na nangyayari po ngayon. So, nagrereklamo ngayon itong si Paolo Duterte. So ngayon, meron pong rally na nangyayari ngayon sa Davao. Okay? So teka lang ha. Yan, panoorin natin to. So dito natin makikita na marami palang taga Davao City ang zombie. Zombie eh. Sige, panoorin natin to ha. Hindi ko kailangan ng pira nila. Kailangan namin ang pira, sarili namin. Ipaglaban namin ang prinsipyo. Dabawin Diyos! Dabawin Diyos! Dabawin Diyos! Dabawin Diyos!
bilang suporta sa matapang na panawagan ni First District Congressman Paolo Pulong Duterte. At sa buong lungsod ng Davao ay nagtipon ang iba't ibang grupo mula sa iba't ibang sektor ng Davao City para kundinahin ang kumakalat na signature buying para sa People's Initiative. Kabilang ang mga kapitan ng iba't ibang barangay sa mga tumututol na palitan ang saligang batas. Sigaw ng mga ito. Okay lang, no? Sige, putulin muna natin doon, no? So actually, mga kababayan, no? Ito lang, no? Ako naman, pabor naman talaga ako sa pag-amienda po ng saligang batas at sa charter change. Okay yun, wala problema yun. Yun nga lang po kasi itong nangyayari po ngayon na People's Initiative na merong bayad. So medyo, ano po yan, medyo questionably po yan. Diba? So talagang, kung sino man ang nakaisip nito. kasi kapag binigyan mo ng bayad, kasi ang ito, no, napanood ko kay JDB, meron silang mga interview nun na yung People's Initiative nga daw po na pirma, merong bayad na 100 ata, no, and then ito daw po ay ayuda. So may panloloko yon. So hindi mo kasi pwedeng sabihin People's Initiative yan kung meron pong bayad at meron pong nag-initiate na hindi naman po talaga parte po ng sibilyan. Kung ito po ay politiko, kung ito po ay public servant, hindi po magiging People's Initiative yan. Di ba? So, yun lang, pabor tayo dito sa ano, sa amendments. Amendments lang, hindi charter change. Sa constitutional amendments. Pero kapag ganito po kasi, kung sino man ang nakaisip nito, mukhang mahina at ang utak kasi, once nga po na ganito yung nangyari, na nagkakaroon talaga ng bayaran, kung totoo ha, kung totoo, eh ano yan? Lalabas at lalabas yan, hindi pwedeng hindi lumabas yan. Di ba? Oh, sige, ito. Panoorin natin yung mga zombie. Sige. Sa paninindigang hindi mabibili ang prinsipyo ng mga Dabawenyos, nagkaisa rin ang mga ito para sa pagbasura sa charter change o tsa-tsa. Diba? So ngayon, yung mga taga-Davao ngayon, yung mga zombie sa Davao, sumisigaw sila ngayon ng ibasura daw po yung tsa-tsa. Sabi ko sa inyo, mga kulto to eh. Kasi mga babae, alam naman po natin, diba, nung panahon nga po ni Duterte, pinupush talaga ni dating Pangulong Duterte yung tsa-tsa. Eh no? The implications of Duterte's proposed constitutional change. At saka, ang gusto pa nga dati ni Duterte nun is talagang tsa-tsa talaga. From presidential, magiging federalism ang Pilipinas. Di ba? At saka bukod pa nga doon, nung medyo hindi na nga umuubra yung tsa-tsa movement nga po ni Duterte, doon niya naman po pinasok yung revolutionary government. So nung panahon na yon, pabor yung mga taga-Davao kasi nga sinabi ni Duterte na palitan yung constitution. Pero ngayon, na nangyayari naman po ito sa panahon nga po ni PBBM, ayaw na nila. Di ba pa, parang dito natin makikita na talagang wala talaga paninindigan at napaka po sobrang politically immature ng mga taga-Davao regarding po sa kaalaman nila sa politika. Kasi kapag sinabi mo charter change yan mga kababayan, di ba, kahit sinong magiging presidente dyan, ganun din naman po yung implications niyan. Di ba bobo eh, yung mga sumama sa rally sa Davao, mga bobo eh. Porket ba na nangyari ito sa Marcos administration, hindi na pwede, pero nung panahon ni Duterte, okay lang, pabor sila. Di ba walang bait sa sarili itong mga to eh. So ngayon, kasi saka mga kababayan, makita mo naman talaga sa mga taga Davao City, kulto talaga, kulto. Totoo. Kulto talaga. So ito mga babae, no? So ito ah, pakita sa inyo. So ngayon, balikan ngayon natin to. Yung sinasabi ko nga po sa inyo kanina. So ang sabi dito, no? So ngayon, balikan natin to. Itong sinasabi nga po ni Sara Duterte. Okay. Bilang isang Mindanaoan, na mabahala ako sa travel advisory na pamakailan ay inilabas ng pamahalaan ng Canada.
laban sa pagbiyahe sa ilang bahagi ng Pilipinas. Dahilan umano ng mga insidente ng krimen, terorismo, armadong sagupaan at kidnapping. Ang mas higit na nakakabahala ay ang mga pangamba na maaring hudyat lamang ito ng parating na mas seryosong problema sa seguridad at kaayusan ng ating komunidad. Okay. Boba talaga, no? So ngayon, ang sabi ngayon ni Sara Duterte, dahil nga daw po dyan sa travel advisory nga na binigay nga po ng Canada, pwede daw po itong hudyat ng mga posibleng susunod po na pangyayari. So ibig sabihin, no, nananakot si Sara Duterte. So ngayon, puntahan na ngayon natin ito. Puntahan natin yung travel advisory nga po. So ito yon. So naglabas po kasi ng travel advisory ang Canada. Travel advice nga ito, no? Okay. Exercise a high degree of caution with regional advisories. Yan. So, nilabas ito, no? Updated January 10, 2024. So, ang nakalagay naman kasi talaga dito, no? Ito, ah, galing ito sa gobyerno mismo ng Canada. So, may mga lugar dito na talagang merong tinasabing avoid all travel, nga nakalagay pala dito, no? Avoid all travel to the following provinces, di ba? Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, blah, blah, yan, no? Yan, pati Davao nga kasama, eh. Pero exclude yung Davao City. Yan. So ito ngayon ang ginagamit ngayon ni Sara Duterte para manakot po ng mga kababayan natin Pilipino. So ang tanong, dapat bang gamitin ito? Actually, mga kababayan, hindi. Bakit hindi? Kasi mga kababayan, normal lang po talaga ito sa gobyerno po ng Canada na nagbibigay po sila ng travel advice, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Oh, ang boba kasi. Oh, ngayon mga kababayan, ngayon Pilipinas. Ayan. Oh, Philippine Travel Advice. Pero Sara, buong mundo po meron po niyan. Actually, meron din po sa Mexico. Ayun oh. Sa Mexico meron. Subukan niyo i-type ito, ha. Ito, ha. Travel GCCA, yung website na 'yan. Buong bansa, lahat po ng bansa na pinupuntahan po ng mga Canadian citizen, lahat po yan ay mayroong travel advice. So bakit mo ginagamit si Sara Duterte itong travel advice ng Canada para takutin ang mga Pilipino? Eh meron naman lahat. O, meron sa Mexico. O, sa India meron din. O, sa France meron din. O, di ba? Sa Indonesia meron din. At ang malupit sa Italy, meron din travel advice. Oh, pati sa Italy meron, no? Napakatahimik na bansa. O sa Amerika meron din. 'Di ba, mga kababayan? So, bakit ginagamit ni Sara Duterte na panakot itong travel advisory? Eh meron naman ito sa buong mundo. At hindi naman ito bago. So ginamit lang talaga ito ni Sara Duterte para takutin po yung mga tao, para nga po dyan po sa narrative niya na, ay, makakagulo. Malamang siguro, mga kababayan, yung ganyang klaseng style, effective sa Davao. Sa Davao City, malamang effective yon. Pero buong Pilipinas na to. Di ba? O kaya nga, makita natin, mga kababayan, na yung mga taga Davao City, utu-utu talaga. Hindi na nag-iisip eh. Basta pag sinabi ng mga Duterte, okay na sa kanila yon. Actually, Jocelyn, hindi lang halos. Buong mundo meron. Basta po, merong Canadian na pumupunta sa bansa na yon, meron pong travel advice yung gobyerno ng Canada. Bobo eh. Oh. And then, ito pa, no? So ngayon, meron pang kinakatakot si Sara Duterte dito. Balikan natin yung statement niya, no? Sabi niya pa dito. Ito sa ano, continue pa natin, ha? Meron pa siyang statement dito, eh. O nga pala, ayun din pala, no? Ang mas higit na nakakabahala ay ang pangamba na maaring hudyat lamang ito na paparating na seryosong problema sa seguridad at kaayusan ng ating komunidad. Sana ay unahin natin pag-usapan at ang kapakanan ng mga Pilipino kaysa pagpasok ng mga dayuhan sa ating bansa. Unahin muna natin ang Pilipinas. So ngayon, dalawang ibig sabihin nito. Ano ba? Ano ba yung
huwag papasukin ba, sabi niya? O, huwag daw unahin yung pagpapasok po ng dayuhan sa Pilipinas. So, ano ba yan? ICC ba yan? O yung foreign direct investment? Kasi mga kababayan po, yung parte nga po dyan sa gustong i-revise sa ating constitution ay yung foreign direct investment. Na kung ito po ay marirevise nga po or maamyendahan, magkakaroon na po ng mas maluwag po na restriction yung mga foreigners para magnegosyo sa Pilipinas. So syempre, kung mas maraming foreigner ang magninegosyo sa Pilipinas, mas maraming trabaho. Mababawasan po yung mga tao na nag-a-abroad. So ngayon, kung sinasabi ni Sara Duterte na foreign direct investment ito, eh napaka double standard mo, Sara Duterte. Kasi sa Davao po, mga kababayan, pakitasin nyo sa Davao, ha? Sa Davao kasi, open na open po yung mga Chinese. Ayan, no? Oh. Baste values China's contribution to Davao City's growth. Oh. Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte said that the Chinese government had a huge contribution to the city's growth, particularly in its economy. Oh. Duterte said that during the 74th founding anniversary of People's Republic of China, blah, blah, no, thanked the Chinese government for their support in providing investment and developing opportunities in the city. Kasi mga kababayan po, ang China po kasi ay ito po ay socialist. So yung halos lahat nga po ng negosyo sa China ay parte po palagi ang gobyerno. So yung mga investment po na pumapasok po sa Davao from China, so ito rin po ay foreign investment po galing China. So ngayon, kung ang sinasabi ni Sara Duterte na iwasan natin ang pagpapasok po ng mga dayuhan sa Pilipinas at unahin po ang mga Pilipino, gaga ka ba? Kasi yung ginawa ninyo sa Davao, sa inyo nga China eh, sa Davao eh. Ito kapag nakapag-open po tayo ng direct foreign investment nga po dito sa Pilipinas at naamyandahan nga po yung constitution, hindi lang po China yung papasok dito. Yung lahat po ng mga kinausap po ni PBBM para po sa pledges, posible na nga po makapasok ng mas maluwang dito. Oh. Double standard, mga kababayan eh. 'Di ba? Ay. At saka, mga kababayan, anong sinasabi pa nga ni Sara Duterte na about sa mga terrorism na 'yan, eh 1,500 na nga lang po yung NPA. Diba, lahat ng sinasabi ni Sara Duterte, puro palpak eh. Oh. Diba, mga kababayan, unang-una, tinatakot tayo ni Sara Duterte. Yan nga po sa terrorism. Eh, yung NPA nga, 1,500 na lang. Na dating 20,000. Tapos ngayon naman, tinatakot naman tayo ni Sara Duterte regarding naman po, yan nga po sa travel advisory po ng Canada. Eh, ano yun? Eh, normal lang naman yun. Buong bansa po sa buong mundo meron nun. Pangatlo, mga kababayan, sinasabi ni Sara Duterte, wag daw pong papasukin. Parang ganun sinasabi niya eh, huwag papasukin yung mga foreign direct investment eh. So, sino magbibigay ng trabaho sa Pilipino? Kaya nga, ang laki po ng underemployment at unemployment po ng Pilipinas dahil po, hindi po kayang bigyan ng trabaho ang mga Pilipino ng mga Filipino businessman. Nakukulang po tayo ng trabaho. So, kung magkakaroon po tayo ng foreign direct investment at makapasok po ang dayuhan dito sa Pilipinas para magnegosyo, dadami po yung trabaho. At huwag niyong tinatakot yung mga Pilipino na magkakaroon po ng pagmamayari ng lupa yung mga dayuhan. Wala pong ganun. Wala pong nakalagay na ganun sa gustong amyandahan po ni Zubiri. So sino ba? Kasi hindi kasi malinaw eh. Boba na nga yung Vice President. Bobo rin yung nagsulat ng statement niya. So ano bang mga dayuhan yan? Foreign direct investment ba yan? O yung ICC? Hindi, actually ito mas medyo mahirap tanggapin yan, CL. Mahirap tanggapin yung sinasabi mo na yan, pero parang ganun na nga po yung nangyayari. Sa totoo lang. Ayun ako, ewan ko bang dito kay Sara Duterte, no? Tatanga-tanga din eh.